gamitin yung carry, kaya niya gamitin yung Kimi. So I think chance over here. Okay. Medyo agree ako sa'yo kasi parang alam ako personally, gusto ko yung draft order dito ng ONIC PH. Pinili agad nila yung Valir. At kasi kapag pinili mo agad yung Valir, it means na kaya mo kumakounter yung sunod. So nagulat ako actually na nag-high loss pa rin dito. Walang Esmeralda yung ONIC PH, so actually wala masyadong na-counter itong high loss. Tingnan na lang natin sa bitawan na to, Kuya Dogs, mo ang mainit pa rin ang laban talaga. Kasi kahit anong sabihin natin about the draft yung Brent pag gumalaw na to, ibang klase na talaga syempre. Totoo naman yun kung sasabihin natin, Brent, they have, alam mo yun, all-star sila eh. So may confidence sila sa bawat galaw nila, but still, yung counter-picking and Venus, gamay na gamay niya yung Valier. Nakikita mo naman lahat ng first kill niya, on point tumatama, di ba? At ang nakikita natin dito is yung Kimi na kinokontrol ni Ribo. At alam natin, Dogs, si Ribo ay isang support, kumbaga, or utility para sa Bren Esports. Nakita ko kahapon naman itong Kimi na ginamit na support ng BSB. Mm-hmm. Or nung isang araw yata yon, or was it Blacklist? Basta may nag-support. Yung nag-Ranger Kimi sila, tapos medyo support yung Kimi. Gumagana na ba ito, Dogs, before? Itong, sa Indonesia, tol, madami nang gumagamit. Kasi yung ginagawa nila, tol, yung emblem is support emblem. So every time na nag-hit ka sa kalaban, lalakas yung damage na kakampi mo. Basically, yun yung ginagamit nila. But here, Rebo, meron siyang mystery magic shop. Emblem. Yeah, mystery shop. So, kakaiba talaga. Ano talaga comment dito kay Daki kasi naglalabas siya ng bagong flavor dito sa Mobile Legends. Nasa MPL pa, di ba? Oo, nga eh. Siyempre, alam na natin si Coach Daki galing sa Southeast Asia na rin talaga, nag-world tour. Pero mukhang may klasyata dito, RTC. Sinecure lang yung crab gamit yung Thorn Rose. Ilan sila na-miss natin. Pero mas lamang pa rin si Kawai sa network. Pero ito lang ngayon, dive sa top lane few. Walang mataka sa left 3 lang kasi kaso may punishment. Yun naman pala yun. Dahil dun sa mga slows. At nakakuha pa ng isang exchange etong Bren Esports with you on the Angela. Ngayon, Venus, sakit mo. Sa akin, tol, kung iisipin natin, okay na okay yun. Uy, pick nila. Ooh! Grabe si Jay. I mean, God. ONIC, on point. Wise getting that. Ay, kala ko si Wise yung nakakuha ng kill, so si Dilar pala, sayang. Kasi naka-bounty hunter siya eh. Oh, bali, binitawan na ni Wise kasi nag-farm na lang siya. Kumuha na lang dito si Jay para secured na rin. At least isang kill pa rin yun. So, ang laki na, actually, lamang yung Sonic. Yung carry, pare ko hindi yata na contest dito ng Bren Esports. Jay, ito, nag-flicker away. Last team, going for my Venus, nag-flicker. Double flicker mula sa Sonic page, pero hinahabol po rin si Lito Thorn Rose para makasecure ang kill. Cartizzi at Few. Lancelot, Angela, going for Iacno. May konting, ang ejector para kay Cartizzi para punishment, pero may Thorn Rose. Kaso kulang pa rin ang sustain dito ni Few. Gets the kill, pero napatay pa rin yung Lancelot nila. Si Jay naman dito, Few na pumipwersa, but of course. Good trade para sa akin kasi yung si Carl, siya yung final eh, namatay na siya. So upper hand kagad yung sa ONIC. Nawala ng goal ngayon si Carl, si Wise nakakapag-farm. So win-win situation for ONIC. And turtle pa makukuha dito ng ONIC PH. Etong si Wise, 1 assist, 0 deaths, pero okay lang kasi sobrang yaman niya. Yun, first kill para sa para kay Wise. Yeah. Ang laki gold nun, tol. Sorry, pero ang laki gold nun para kay Wise ngayon. Poproblemahin nila yun mamaya. Wala silang pan-deny dyan. Kasi meron silang high loss yet. Yung ulti niya pwedeng makahabol kay Wise, but wala silang masyadong crowd control to secure Wise. Mas lalo na naka-purify pa. Isang stun lang, basically stun lang ni Lasty ang kailangan tumama dyan, but ma-purify pa yun ni Wise, di ba? Wala. Actually, additional na stuns yung Bren Esports doon. Mm-hmm. Parang, sige, may stun ka mula doon sa high loss. Pero wala sila nung parang hard na pang lockdown talaga ng mga sabi natin 2 segundo nyo siyang maja-juggle. Yeah. Pag na-chain stun nyo. Wala sila ganun. So baka doon sila mayari. Meron silang burst mula doon sa Lancelot. Pero feeling ko kulang pa rin sila pang control. Dahil nga may purify, sabi mo. Mukhang may clash dito, Dogs. Last team na ipit. Naku po, mukhang mababatay beta. Yes, still get the kill on the high loss. Again, wala nang problema dito si Wise. Lalaban na siya. Pero ang sakit pa rin naman pala ng Lancelot Angela. Yan, sakit talaga nung combo na yon. But still, kung titingnan natin dito for ONIC, si Venus, like, nakikita niya, si shred niya kaagad si Lasty. Counter na counter talaga niya si Lasty. So, Lasty, mabilis siya natunaw doon. But still, di natin alam dito si Carl. Kasi si Carl, siya yung the kid prodigy. Kaya niyang gawin. Kahit nalugi na, gumagawa siya eh. Nung magugulat nga, hindi ako magugulat, I mean, kung may mga outplay. Kung mga matadudge siya gamit yung Thorn Rose o kayong mga dash.
So pwede niya magawa yung laban sa isang carry. Kasi hindi niya nakikita ang konting advantage ng Lancelot. Bukod sa burst, yung ayun yung parang outplay potential na pwede kang maka-dodge gamit yung turn rose. Pero yung nga lang yata dito makikita ni JT na luna na walang takas. Matas pa. Inunti na para safe na safe. Uy! Yung feeling kaya pa. Makulat. Yeah. Kill secured. And nandun si Venus. Kina-crowd control niya lang si Lassie. Si Lassie hindi makaabot kay Rebo. Mm-hmm. Kay Rebo. Kasi nga, yung crowd control ng Valer is just too huge. And wala masyado mobility si Halo. So basically, like I said, counter-picking is working on side of ONIC right now. Saktong-sakto din yung Kufra. Gulat din ako na madaming nakakotra dito yung Kufra. Si Coco nga lang, go bad dito. Nandito si Wise. Pwede dito. Ayun na nga. Normalin lang. Normalin. Oh my God. 3-0 coming in for Wise. Oo. Paging Wolf. Ang laking gold neto. Oo. Ayun, nakita natin. 5K na. Oh si Kurt KZ, 3.9 lang. So, lamang ng lagpas 1,000 itong ONIC, itong funnel ng ONIC PH. Tapos, sawa pa ng Torre. So, first, the second turret going in favor of ONIC PH. Isa pa lang. Actually, wala pa pala. Mapatuma dito ang BREN Esports habang ginagawa dito si Pew. Damage lang yung Flicker para lang mahabol yung Angela at makukuha nila si Lasty. Katulad nung sinabi mo kanina, Dogs, tinutulak lang ni Venus. Yeah. Naging problema pa dito, sinailin nila yung Angela. So, easy kill yun pagdating kay Iyakno. Yes, kung sabi natin naka-Esmeralda si Iyakno, baka hindi niya makill si Angela. But, Iyakno, naka-join siya. Isang talon niya lang pasok. And there you go, another kill. And nakikita natin dito, ONIC dominating every lane. Oo. Lahat ng lanes, control nila. Lahat ng Torre nakukuha nila dito sa bottom lane. They get the tier 2 turret. So, may bottom part ng mapa, samantalang gitna naman. Pinipressure pa ng tatlong members ng ONIC PH. Bukod sa 9 kills, nakakuha pa sila dito ng pang-apat na Torre at on their way to getting the third turtle. Pwede pa nilang makuha yun. Kayang-kaya nila kasi yung BREN Esports, medyo babad muna sila dun sa turtle area bago sila makakuha ng turtle. Kaya baka dun sila mahirapan. Totoo. Kasi like I said, yung kaganina nakuha na nila yung sa ONIC, nakuha nila yung mid tower ng BREN. Nag-open and open gate na yon. Lumuwang na yung vision nila sa jungle ng BREN Esports. And mahihirapan na dito yung BREN Esports. Ito, tatalong grabe naman si Kuya J doon na may yakap ang ginawa. Few will go down and agad yun. So medyo matitreaten dito ang BREN Esports. In fact, si Coco, nag-last insanity na lang pala yung iyak doon. Tamang trabaho nila dito sa may bottom lane. Nakakatakot, nakaka-intimidating. Pag linagay ko sa hili ko sa BREN, nakakatakot ngayon ginagawa ng ONIC. Ibang klase. Yung game nila, kagahapon, ibang-iba sa today. Like, everything is on point. Everything, like, naka-A-game sila ngayon. A-game talaga, mainit na mainit. Sakto din, Dogs, kasi may momentum sila. Ito, nakita mo yung initiation kay ni Jay doon sa Lancelot. Talagang control dahil sa bouncing ball, hindi makapag-dash or puncture etong ating Lancelot. Dahil natural counter talaga yung Kufra. Coco, popping the last insanity para lang makalayo. Jay tumalon, tinamaan lang yung minions. Yung ONIC PH hindi na aabante dito. And Doggy, tatlong turtle, anim na Torre, 10 kills, tatlong kills doon para kay Wise. Feeling ko safe to say na yata na mukhang lamang na lamang ang ONIC PH dito. Like 10k gold doll. 8 minutes pa lang yung game, 10k gold. So ibig sabihin nun, every minute, 1,200 gold yung nakukuha nila. Oh. Ang laki gold nun. And then nakikita natin dito yung strat na ginagawa ni Iyakno is freezing the lane. Hinihintay niya kasing kumumpal muna, freezing the lane, pagkasabay-sabay lahat ng laning phase nila umangat. Sabay-sabay din sila angat. Pag sabay-sabay din nila mabawasan yung tower ng BREN Esports, which is a good strategy right now nakikita natin for ONIC PH. So, yung ibang discard na nakikita ko, lalong-lalo na nung first day, nakita ko si Kel VJ, nakatayo lang yung Esmeralda niya, tumatangke ng mga cannon. Tapos, ganun nga yung nangyayari. Pinifreeze lang yung lane para sabay-sabay yung lanes yung na-atake. Ginagawa rin to dun sa may Grok na may Guardian Spire, di ba? Yeah. Kapag may Lord din. So, ibang mga techniques na nakikita natin ngayon sa MPL playoffs, parang Doggy. Yeah, kakaiba. Nasa MPL Season 5 na tayo ngayon, hindi na to pagalingan mag-ML. Patalinuhan na lang na talaga, di ba? Kasi lahat naman talaga nakikita natin dito magaling na mag-ML. Like, BREN Esports, they have the all-star team. ONIC, second place sila last MPL. And now, nakikita natin yung strategy na nalabas is on another level. Ibang klase na talaga to. Oh.
ONIC PH. Mukhang sila ang nakapagpahinga ng tama, walang pressure kagabi. Kasi imagine mo, back-to-back wins yung ginawa nila. Mm. Yung isa nga doon nakakapagod eh. Game 1 na 54 minutes. Tapos yung tinalo na... Nakakatuwa kasi ito, nagtataya-tayaan si Ace, pati si Puzo sa akin kagahapon. Oh. Kaya nagpakita sila sa dulo ng mga papaga sila habulin. But na right now, nakikita natin dito, tol, kinukuha na, dinideny na sila sa jungle. Mm-hmm. And then the Lord, 10 minutes, pag nakuha na tong Lord na to, pwede sila makabasag ng tatlong tower or maybe dalawang tower dito sa inner tower ng BREN Esports. Mm-hmm. And doon na magiging crucial point na yun. Kasi nakikita natin dito, potential comeback ng BREN Esports is nearly to zero. Kasi Lance lang yung kailangan gumawa dyan eh. Yung, si Ribbon, hindi na siya makalabas. At wala siya masyadong damage. Mm-hmm. And unfortunately, para sa fans ng BREN Esports, agree ako doon sa sinabi mo, Dogs. It seems like wala akong maisip ngayon na possibility ng manalo ng BREN Esports. Unless sobrang mag-dive yung ONIC PH, uh-huh, mapunish nila. Tapos pwede nilang idiretso ng push kasi meron naman silang Kimi at Lancelot. Pero feeling ko yung ONIC PH hindi kasi magpapaganon. Gantong point na ako, ilang beses na silang nakambakan ng ibang teams like Sun Sparks. Feeling ko nagtanda na tong team na to eh. Yeah. Totoo. Pero di natin alam kasi si Cartesi magaling siyang gumawa ng play na nakakabaliw. So baka siya yung susi dito, but titingnan natin dito. Last insanity from Coco. Jay mula tumalo dito, wala tatamaan. Turret, napakubos na rin yung buhay dito ng Lord. Napapatay na rin ng BREN Esports. Peritoryo nila, hindi nila maliligtas. Samantala sa may gitna naman yata ang transfer ngayon ng ONIC PH. Oh, may Venus, sino mo? Nasa front lines dito, mukhang naghahanap ng mabibait mula sa BREN Esports as they take the second turret. Dillard nagzo-zone out lang. RTZ nagdash na. May Angela kasama. Oh, may Venus nakalayo dito. Mapapunish pa nila. Hindi tumawang stun. Pero mapapatay pa rin nila yung Lancelot. Pati na rin yung Angela. Killing spray para kay Tamus. ONIC PH. Inuubos na yung base na BREN Esports. At eto na. Yung gagawin nila. Papatay nila yung Silos. And they will take out the base. ONIC PH takes game 1. Iba klase. Like how dominant they are. Kasi nakita ko gantong kadominante.